Pilipinas. Dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, nagkaroon po ng emergency na pagpupulong ang inyong IATF kahapon at nagkaroon po ng mga bagong rekomendasyon na naaprubahan na po ni Presidente. Nagnanais po tayo na itong mga bagong mga restrictions ay magre-resulta sa mas mababang numero ng COVID-19 at inaasahan din po natin na sa pamamagitan ng mga bagong mga restrictions nito ay mapipigil din ang pagkalat lalong-lalo na ng mga new variants sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Wala po tayong lockdown. Fake news po yung sinasabi na magkakaroon daw tayo ng circuit breaker. Hindi po totoo yan. Ang Metro Manila po ay mananatili under GCQ kasama po ang mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Bagamat ang mga probinsya po ito kasama ang Metro Manila ay nasa ilalim ng GCQ, meron po tayong mga karagdagang mga restrictions. Ano po itong mga restrictions nito? Unang-una po, bawal po ang pagbabiyahe papunta sa Metro Manila at mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at bawal din po lumabas ng Metro Manila at ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. Magkakaroon po tayo ng parang bubble no dito sa NCR at probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sino po ang pwedeng lumabas-pasok sa mga lugar na ito? Well, ito po yung mga tinatawag nating authorized persons outside of residence. Kasama po dito yung mga nagtatrabaho, no? Kinakailangan ipakita lang po ang kanilang mga ID. Yung health and emergency frontline services personnel, mga taong gobyerno, at yung mga government frontline personnel, yung duly authorized humanitarian assistance actors, yung persons traveling for medical or humanitarian reasons, yung persons going to the airport for travel or abroad, anyone crossing zones for work or business and going back home, at saka yung mga returning overseas Filipinos and OFWs. Pangalawa po, ang ating pampublikong transportasyon po ay mananatili sa kanyang current capacity. Bagamat ini-encourage po natin, hinihikayat natin ang publiko na magbisikleta o maglakad. Pero wala pong pagbabawas sa public transportation. Para dun sa mga mananakay po na uulitin po natin yung tinatawag nating cardinal rules sa ating pampublikong transportasyon. Yung pagsusuot ng masks and face shields, yung hindi po pagsasalita at pagtatawag sa telepono, wala pong kainan sa pampublikong transportasyon. Kinakailangan po properly ventilated yung ating mga public utility vehicles. Kinakailangan po regular ang disinfection. At wala pong pasahero na mayroong simptomas ng COVID-19 ang dapat pasakayan, no? At kinakailangan po mayroong appropriate physical distancing. Pinagbabawal po ang lahat ng mass at public gatherings kasama na po ang religious gatherings. Yung tinatawag po nating KBL, kasal, binyag at libing ay pinapayagan po pero hanggang 10 tao lang po ang po pwedeng dumalo. Ulitin ko po, wala pong mass gatherings kasama ang religious gatherings. Ang KBL po hanggang 10 katao lamang. Lahat po ng ating mga industriya ay mananatiling bukas. Lahat po ng operational capacities ng essential and non-essential services and industries shall be maintained. Highly discouraged po yung mga personal or face-to-face meetings. Pinagbabawal po yung group meals in workplaces, yung pagkakain ng sama-sama. At highly encouraged po na tayo po lahat ay magtrabaho from home at kung kinakailangan makipagpulong, mag-virtual meetings na lang po tayo. Kinakailangan po, bagamat lahat ng industriya ay bukas, mahigpit na pagsunod sa minimum public health standards at yung mga opisina at mga factories kinakailangan well-ventilated, kinakailangan po merong isolation room at kinakailangan merong check palagi
ng temperatura at check for symptoms. At hindi dapat pinapayagang pumasok ang kahit sino na merong simptomas ng COVID-19. Now, iniinganyo po natin ang pribadong sektor na gayahin po yung work arrangements na pinatupad po ng ehekutibo, no? Ang ating executive secretary po ay nag-issue ng memorandum sa lahat ng executive branch of government na ilimita ang pagpasok kung kakayanin po, no, to 30 hanggang 50% of operational or on-site capacity. Well, ito po, it is where applicable kasi naintindihan naman po natin kung isang factory, hindi naman po pwedeng mag-work from home ang mga factory workers. Kung po pwede lang po, ilimita sana to 30 to 50% operational or on-site capacity. Na pagdating po sa mga restaurants, ang papayagan lang po yung mga outdoor dining. Kinakailangan po talaga nasa labas. Hindi po enclosed. Nasa labas. Hindi po muna natin papayagan sa darating na dalawang linggo ang indoor dining, no? Ang takeout at ang delivery, yan po ay encouraged, no? So ulitin ko po, al fresco dining dapat nasa labas po, no? At para naman dun sa mga outdoors venue, maximum of 50% of the venue capacity po para sa dine-in restaurants, cafes, and personal care services. Now, kinakailangan po, hindi lang outdoors, no? Kinakailangan meron pong engineering and administrative controls na ilalagay po, no? At kasama na po dito yung paggamit po ng acrylic or similar dividers at lilimitahan po sa dalawang tao kada lamesa, no? With appropriate seating arrangements. Yung one seat apart in a diagonal configuration. Now, patutupad pa rin po natin ang curfew 10 to 5. 10 p.m. to 10 to 5 a.m. 10 p.m. to 5 a.m. Common curfew po ito sa Metro Manila, sa Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal. Siyempre po, exempted sa curfew ay yung mga manggagawa na nagtatrabaho ng gabi, yung mga cargo vehicles. Ulitin ko po, ang cargo vehicles, kinakailangan po wag nating i-impede. Kinakailangan paraanin natin sila. Ang public transportation, hindi po sila dapat i-restrict by reason of the curfew. Now, kinakailangan manatili po sa kanyang-kanyang mga tahanan ang kahit sino na 18 years old below or 65 and above. So lahat ng kabataan at lahat ng seniors, sa bahay muna po tayo. Lahat po yung merong mga tinatawag na immunodeficiency, comorbidity, or other health risk ay dapat nasa bahay na rin kasama po ang mga buntis. So mga minor de edad, ang mga seniors, yung meron pong vulnerabilities dahil meron silang existing na mga sakit at ang mga buntis ay kinakailangan manatili sa kanilang mga tahanan. Siyempre po, kapag naman ang senior ay indispensable dahil po siya ay nagtatrabaho or kung kinakailangan lumabas para dun sa kanyang mga essentials, goods and services, po pwede naman po silang lumabas. Para dun sa mga nagtatrabaho, kinakailangan ipakita lang po kanilang mga work ID. Now, yung mga seniors po natin, po pwede naman po kayong lumabas para mag-exercise, no? So ito po ay para sa exercise lamang. Hindi talaga kayo po pwedeng mag-malling unless pupunta kayo para bilhin ang inyong mga essential goods, no? Yung mga PWDs ay po pwede rin pong lumabas pero kinakailangan po ipakita nila yung kanilang medical certificate or kung hindi naman, yung kanilang PWD ID. Now, yung accepting po ng mga bisita, bukod pa po dun sa mga miyembro ng ating immediate family or na ng ating household, ay strongly discouraged. Huwag na po muna tayong tumanggap ng mga bisita sa ating mga tahanan. At iniinganyo po natin ang lahat na sumagsuot ng face mask sa kanilang mga tahanan, lalong-lalo na kung meron po kayong kasamang mga seniors
or merong mga vulnerabilities, yung mga merong pong pre-existing diseases, no? So mas mabuti po mag-mask at home at lalong-lalo na kung may kasamang seniors at mga vulnerables. Panandali ang pinagbabawal po ang mga driving schools, traditional cinemas and video, interactive game arcades, libraries, archives, museums, cultural centers, limited social events at accredited establishments ng DOT and limited tourist attractions except open-air tourist attractions. Pinagbabawal din po ang sabong at yung pag-ooperate ng mga cockpits kasama na po sa MGCQ areas sa susunod na 2 linggo. Now, itong mga restrictions pong ito, no, ay applicable po sa GCQ areas in the Omnibus Guidelines in the Implementation of Community Quarantines in the Philippines as amended at maging epektibo po sa kabuuan ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at NCR. Now, ang ating DILG po ay tinalaga na siguruduhin ng ating mga LGUs po ay magsisiguro na ang mga protocols for isolation and quarantine are completed bago po ma-reintegrate ang isang tao with the community. Kinakailangan din po siguruduhin ang pagsunod sa minimum public health standards, lalong-lalo na po dito po sa mga bahay natin, kinakailangan mag-distribute ng mga mask, ng face shields, lalong-lalo na sa mga vulnerable sectors with the barangay health workers, with the BHERTs and other barangay officials to monitor and ensure compliance of households. Kinakailangan din po masiguro ang at ma-monitor ang minimum public health standards adherence, lalong-lalo na po sa mga workplaces, no? Kinakailangan mapatupad po ang alternative working arrangements kasama po ang DOLE at DTI para po ma-monitor ang compliance ng mga workplaces sa tinatawag nating minimum public health standards. Now, ang mga lokal na pamahalaan din po ay kinakailangan sila po ay magbahay-bahay at actively find cases in the barangays with the highest cases using the coordinated operations to defeat the epidemic code visits. Ito po yung pagbabahay-bahay at paghahanap ng mga sintomas, pag-a-isolate ng mga may sintomas at pag-test sa mga taong may sintomas sa pamamagitan po ng RT-PCR. Kinakailangan din po na padamihin pa at i-improve pa natin ang facility-based quarantine and isolation facilities natin sa pamamagitan po ng Oplan Kalinga. Now, ina-activate din po natin yung ating mga surge responses gaya ng sa ilalim po ng One Hospital Command Center, kinakailangan masiguro na meron tayong appropriate patient care navigation through the use of the One Hospital Command Center, Oplan Kalinga, and LGU call centers with referral of mild and moderate cases sa mga available temporary treatment and monitoring facilities or TTMFs na tinatawag. At nakikiusap naman po kami kung kayo po ay asymptomatic or mild sa TTMF na po tayo manatili nang yung mga seryoso lamang mga pasyente ang mapunta po sa ating mga hospital.